guys. Dahil hindi magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao, hindi nananahan sa kanya ang Diyos. Nandoon po na sabi dito na, diba, marami po kasi akong naka-encounter, tapos yung naka-encounter po kung pastor na taga doon sa amin, ang dami nang sinasabi sa akin na ang kaligtasan daw po ay instant kahit hindi ka na gumawa basta manampalataya ka. Nandoon na, tama naman yung sinabi na naman ang palataya ang bawat isa para maligtas. Pero diba nga po sabi, kailangan may kalakad na gawa ang bawat pananampalataya ang ginagawa natin para sa Lord. Kasi diba sabi po ng Biblia, ang pananampalataya mo ng kasamang gawa ay patay. Pero nandoon po talaga na sabi na maraming tatawag sa Lord na Panginoon, Panginoon, pero hindi sila totoo sa Lord. Nandoon na maraming tinawag pero kukunti ang pinili kasi nandoon na makikita mo talaga natin sa sarili natin kung talagang nananahan ng Lord sa buhay natin. Nandoon na sa kilos pa lang, sa pananalita pa lang, kitang-kita na natin kung paano namuhay ang isang Kristiyano o kitang-kita na natin kung paano namuhay ang isang bulahang propeta. Kitang-kita po yun sa atin ang Lord na sabi pa rin po dito sa mga taga-Kolosas chapter 4 verse 6. Sikapin ninyong laging maging kaalaala at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mong nagtatanong. Yan ito po ay tungkol dun sa mga walang pananampalataya. Nandoon na talaga pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, talaga dapat kaalaala. Nandoon na kung kanila nila tayo, dapat talaga yung mga marinig na sa ating mga kapakipakinabang na galing sa Lord. Kasi diba, hindi naman po tayo paniniwalaan ng share natin kung yung ugali natin is kabaligtaran sa sinasabi natin. Na yung mga ginagawa natin is kabaligtaran sa mga binabahagi natin sa ibang tao. Diba po, kung si Jesus Christ ay may ginagawang kabaligtaran dun sa mga sinasabi, diba po hindi siya paniniwalaan. Pero nandoon na kahit tama yung ginawa na, hindi siya pinaniwalaan at pinagmukha siya sinungaling, sabi po dun sa unang verse. Na yung mga hindi sumasampalataya sa kanya, sabi ng kamay, pinapatunayan daw nila na si Jesus Christ ay sinungaling. Pero nandito po tayo para maging instrumento sa kanila na para sabihin sa kanila kung anong patotoo ni Jesus Christ na kung dati hindi tayo naniniwala sa mga patotoo ng Diyos, pero tayo mismo yung gagamitin ng Lord para maging instrumento sa kanila na para sabihin sa kanila yung katotohanan na manampalataya sila dahil pag nanampalataya sila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kapag nandunod talaga na nakita sa atin yung liwanag, hindi lang tayo mabre-bless, kundi pati yung mga tao sa labas na mabre-bless. Kasi sabi nga, hindi talaga yung mga bagay dito yung pinaka gagawin natin, hindi yung ministry natin, kundi ang tunay na ministry natin ay nasa labas. Nandunod na yun talaga yung pinaka battle natin na kaya sa bawat araw, di ba po, ang init ng mga mata ng tao sa mga Kristiyano, sa mga born again. Pag nagkamali ka, yan, dami nilang sasabihin sa'yo, oh, akala ko ba, born again ka? Akala ko ba gano'n? Akala ko ba hindi kayo nakakasala? Ang tingin nila is perfecto. Pero nandun sabi nga na, walang perfectong Kristiyano. Pero bagi nagpalalim kasi babae ng Lord, bagi sabi nga nila, be merciful. Na nandun na, once na nag-focus tayo sa Lord at pinanahan natin eh, sa buhay natin, hindi na natin maiisip yung mga ganun bagay. Maisip man, pero magagawa agad natin ang paraan para maiwasan mo. Kasi nga, nasa atin po si Lord. Nandoon na talagang pag nakapokus tayo sa kanya, sabi nga, picture eyes unto Jesus. Na kahit na nandyan yung kasalanan sa likod natin, na alam natin na hindi sila yung lalayo, nandyan lang sila. Pero nandoon na kapag yung mata natin nakatingin po kay Lord, nandoon na itsapwera na yung mga bagay na yun. Nandoon na pag lagi lang natin iniisip na kaya ko yun, nakakaya ko yun kasi Jesus is with us. Nandito na pag pinanindigan natin na talagang si Lord ay nasa atin, lahat ng mga bagay na yan dito po tayo nag-inistro. Kasi diba, sabi nga walang imposible sa Diyos. Na kapag pinalangin mo na hindi mo na magawa yung mga bagay na yun, magagawa mo yun. Kasi pag nanalangin ka ng buong puso sa Lord, lahat ng bagay is mangyayari at magagawa. Nandun na mawawaksin yung mga bagay na ginagawa natin noon. Na kaya yun, lagi po natin tatandaan na lagi dapat nananahan sa atin si Kristo. Kasi po yun yung pinakamahalagang bagay sa lahat eh. Na kapag walang Jesus Christ sa puso natin, wala, empty tayo.
Sabi nga, nung alaga ako po, sabi niya, ano pa ako kung wala ang Lord? Ano po tayo kung wala si Jesus Christ? Ano po tayo kung hindi siya nabuhis ng buhay para magkaroon tayo ng buhay na wala ang Lord? Diba, doon pa lang po sa unang verse, napakasarap pong pakinggan na sabi doon na, ano ay, at ito ang patotoo, pinagkalaob sa atin ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Na napakasarap pong pakinggan na, biruin niyo po na kahit hindi karapat dapat ang bawat isang naroon ito, binigyan ng Lord ng buhay na walang hanggan. Na kahit kailan, hindi mabibigay ng tao sa labas. Na napakasarap pakinggan na, meron ako nun. Meron tayo nun. Nandudo na, hindi natin makukuha yung threat niyo sa labas eh. Ang tanging makakapagbigay lang sa atin ngayon, Lord. Pero sa pamamagitan, dapat ang pananampalataya at paggawa bago natin yung makamtan. Di ba nga po sabi, kung ang mga nakakilala na yung mahirap maligtas yung pakalang mga nasa labas. Kaya dapat po talaga makita sa buhay natin si Jesus Christ. Kasi walang buhay na walang hanggan kung walang Kristo sa puso. Yun na po. Question, ano yan? First John 5:10-12. First John chapter 10-12. Okay. Sa mundong to, ang labanan talaga ay faith, ano, dito masusulubat kung gaano patibay ang faith mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na matibay ang faith mo kung walang ano, kung walang test, kung walang application magaganap. Di ba? Kasi, marim mo, ang tibay nga ng faith ko, na ikaw lang nakakaalam na ang tibay ng faith ko, pero pag dumating na yung test, yung battle, ay hindi pa pala ganun katibay. Kumbaga sa pag-aaral, nasa kinder ka pa lang. Faith ay, kasi, naalala ko nung kami pumunta ng Lucena, pumunta kami ng SM, bibili kami ng battery ng mic, yung rechargeable, yung cord na ng gamit. Ano. Tapos ay, siguro naka-plan talaga yun sa Lord. Kasi ang nabilihan ko ng battery ay believer din. Ano, sabi, ay sasang tayo na, ano, nagsasam ko yun na, anong religion niya sabi sa akin? Ano, sabi ko, Christian po kami. Tapos ay, ano po yung pagkakaiba ng Christian sa Catholic? Sabi ko, lahat tayo ay Christian. Sabi ko gano'n, lahat tayo ay Christian. Pero yung Catholic, yung born again Christian, yung INC, yung saksi ni Jehovah, siya ay sa categories ng Christian. Ano, kumbaga, siya yung na-under siya ng Christian. Sabi, ay sir, ako po yun, ay, limang beses ko nang nabasa ang Bible, gano'n, nasa SM kami nun. Tapos ay, sabi ko, paganda po yan, kasi yun ay pagkayang spiritual natin. Pero, pero kung hindi mo siya gagamitin through the application, wala yung say-say. Kasi bakit? Nabasa mo nga yung Bible, ilang beses mo siyang nabasa, pero kung hindi mo siya gagamitin, kung hindi mo siya i-apply sa sarili mo, wala din siya. Ano, parang katulad din sa atin yan eh. Yung simba tayo ng simba dito, di ba? Sabi natin may faith tayo. Pero pagdating natin sa labanan, pagdating natin sa test ng faith, doon magkakasubukan kung tayo ba ay sesemplang o aarangkada tayo. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na pag tayo nasa church, may faith tayo. Diba? O sabihin na natin may faith tayo kasi nakapunta tayo sa church, nakapag-testimony tayo. Pero yung ang pinakang labanan talaga ng faith ay yung sa application ay, diba? Bakit tinamuha? Kung hindi sumunod si Moses, si Noah, through their faith, makakaligtas ba sila? Diba? May iligtas pa ang mga Israelita? Diba hindi? Itama yung sinabi mo, yung ang pananampalataya mo walang gawa ay patay. Diba? May pananampalataya kang, wala ka namang gawa, patay ka rin naman. May gawa kang, wala kang pananampalataya, patay ka rin. Diba? Yung sinasabi, masusubukan ang faith natin pagdating ng test. Kung tayo ay papasa or hindi. Ano? Sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, alam natin malapit na siya eh. Malapit na siya. Nasa part na tayo ng ligligan, nasa part na tayo na sinusubukan na tayo ng sinusubukan yung faith natin. And
dumarating sa point na nanghihina tayo dahil nawawala yung faith natin eh. Di ba? Yung parang na mo yung nakuha din naman ako ng church. Pero parang hindi na yung sabi ba sabi nga ng Lord sa Revelation chapter 2 verse 4 or malin or baliktad lang siya. Ano, sabi doon ay may isang bagay ang Lord na ayaw na ayaw na ayaw sa atin, di ba? Yung dating pag-ibig natin ng lamig na. Di ba? Alam mo din sa totoo lang, to make the story short, gusto kong ibalik yun sa sarili ko. Yung fire na umpisa akong nakakilala. Ano? Sabi kasi ng Lord, di ba? Isusuka ng Lord kapag maligamgam ka. Di ba? Parang katulad din natin yung sa faith. Patibayin natin ang faith sa pamamagitan ng test. Sa pamamagitan ng pagsubok. Kasi doon mapapatulayan kung talagang nakakilala tayo kay Kristo. Di ba? Tama na yung sinabi mo kanina, di ba? Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay pagkakilala kay Kristo. Pero dapat laging sa application. Ano po? Sa Lord ng mataas. So, for it, pag-uha natin. Pati. Pati ka talaga. Pati. Ano man, Panginoon, yung source of income, ano man yung pinagbulan ng mga salaming ito, Lord God, we speak abundance of blessings, prosperity. Lord, ipalanas mo sa amin yung ruwara na sa pagpapala na gumulang sa iyo at kayo manatili sa amin. To third and fourth generation ng aming salin na ayo. Lord, dalangan namin na ingatan mo kami. Palagi sa bawat yugto ng aming buhay. Maraming salamat, Lord. To you, the highest glory in Jesus' name. Amen. Ang pag-pray po natin ay given yun yung tatlo, di ba, yung sa JA1, sa Philippines, sa Israel. Tapos pag-pray din po natin yung nalalapit na Thanksgiving na Thanksgiving na magaganap ng JA1 Mauban, yung 10th anniversary. Ano, then pag-pray din natin yung bawat isa na bumalik na yung dating pag-ibig sa Lord, ano. Then, pag-pray din natin yung mga leaders natin na dumaraan din sa panghinaan, dumaraan din sa pagsubok. Kailangan din nilang backup prayer. And sa lahat ng gawain ng Lord, pag-pray natin. And tulungan natin lahat ng ano, tulungan natin ng bawat isa, especially yung crucial part eh, yung ang crucial scenario, yung lahat ng mga kabataan, ano, na maging active talaga. Yung fully committed heart sa pagdating ko dalawa. Ayun. Sir, tapos na po ba ang gera sa iyo? Hindi ko pa lang alam. Yung isang linggo ko parang binaring pa ano ay. She's fired na? Hindi po. Mas nalaga po na lang sa iyo. Pero ngayon po, hindi ko alam. Hindi ko naman sa aming pray na. Pero lakas. Yun, pag-pray natin ang buong mundo. Dami nang nasuporta kasi sa kanya. Hindi naman sa aming Ukraine, patapos ng Russia. Sige po. Thank you.
God, Lord. Kasi mapagpalang kami, diniwala lang ang lahat ng panalangin namin, Lord God. Ang lahat ng kagumpayan na kami nagmula sa iyo, Panginoon. Lord, ingatan mo kami lagi, Panginoon, Lord God, Lord. Bless everything unto you, Panginoon, Lord God, Lord. Maraming maraming salamat po. Ang lahat ng aming panalangin, sinasabing na namin sa iyo, para lang mapangyarihan po, Panginoon, Lord God, Lord. Sa iyo lahat ang papuri, pagmalala at pagsamba, in Jesus' name, and we pray. Amen. Thank you.